Press Balita. Binigyan ng isang buwang palugi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga driver ng light vehicles ngayong Huwebes mula sa pagbabawal sa mga ito na dumaan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Mismo ang Pangulo na rin na nagsabi na nakakaawa raw ang mga driver ng mga light vehicles at iba pa nang mahigpit silang pagbawalan sa pagbagtas sa mga major roads sa Metro Manila. Inamin rin ang Pangulo na sobrang laking bagay para sa mga nahuli ang 2,500 pesos na multang dinanas ng mga ito sa nakaraang araw lamang. Layon umano ng isang buwang palugid na ito na bigyan ng sapat na panahon ng mga light vehicle drivers na aralin ang mga bagong panuntunan ng gobyerno para hindi na mahuli pa at maglabas ng malaking pera para sa multa. Sa ibang balita, nanawagan naman ang ilang mga senador sa CHED upang paimbestigahan ang umano'y pagbebenta ng mga college degrees sa mga Chinese students ng ilang higher education institutions sa Cagayan. Sabi ni Senator Gatchalian, ang pagbebenta ng diploma sa halagang 2 milyong piso ay nagpapababa umano sa kredibilidad ng edukasyon sa bansa. Dapat raw ay mapatawa ng mga sangkot na universidad at learning institutions ng nararapat na mga multa at parusa. Ikinaalarma rin ni Senator Francis Tolentino ang ulat na ito, kung kaya't hinimok rin niya ang mga ahensya na kaagad na umaksyon laban dito. At yan ang mga balitang nakalap namin sa oras na ito. Abangan ang iba pang malalaking balita mamayang alas 5 ng hapon sa Tutok 13. Muli, ako po si Gabby Natividad ng IBC News. Magandang hapon!